Ay, ito na naman talaga. Napakasarap naman talaga, sinasabi ko na. Hello and welcome to Random Stuff. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo ang sekreto ng masarap malambot na breaded pork chop. Kaya stay tuned lang kayo hanggang uli para malaman yung sekreto ng masarap na breaded pork chop. Ang mga kailangan natin, bawang, pinitpit na bawang, kaldero na may tubig. Magyan yung mga tatlong basong tubig, ilagay mo ang pork chop, ang slice na pork chop. Lagay mo ang bawang, sama mo na yung balat para masarap ang palasa din yan. Tapos lagay mo ng asin, isang kutsarang asin. Pwede mong lagyan ng betchin, ikaw na bahala. Pakuluan mo ng 15 minutes, okay? Ngayon, isunod mo ang 1 cup of flour, isang kutsarang garlic powder, isang kutsarang paminta, isang kutsarang asin, optional pa rin kung gusto mong lagyan ng betchin, isang kutsaritang chili powder, haluin mo lang ng ganito, halo-halo mo lang, halo-haloin mo ng maigi para magsama-sama ang lasa. Ang susunod mo naman, kumuha ka ng isang itlog. Ayan, lagyan mo lang sa isang lagyan, isang itlog. Tapos, babatihin natin yan, syempre. Kailangan batihin na maigi yung itlog mo. Para, yan ang gagawin nating pangsawsawa ng butter. Ayan, plato. Lagyan mo ng breadcrumbs. Isang basot kalahati or 1.5 cup. Breadcrumbs. Ayan. Nakikita nyo naman, luto na yung ating pork chop. 15 minutes. Ngayon, hahamoy na natin ang ating pork chop. Ayan, lagyan nyo lang sa mga patiktikan para hindi siya basa. Tik-tik siya. Tuyo. Tuyo naman, tuyo. At malambot na yan. Yan ang sikreto, actually. Next, lagyan mo sa itlog. Lagyan mo ng ating flour mix. Yan o, ibalot mo lang siya. Balutin mo ng ating ginawang mix. Tapos, balik mo sa itlog. Ibalik mo sa itlog. Paikot-ikot, ikot-ikot mo lang ganyan. Tapos, ang susunod mong step, ilalagay na natin sa breadcrumbs. Yan o, paliguan mo ng breadcrumbs para ano, mas masarap. Yan o. Dahil luto na tong ating pork chop, bali, piprito na lang natin yung breading mix niya kasama yung para maluto lang ng breadcrumbs. Pero totoo niyan, luto na talaga yung ating pork chop kaya malambot na siya. Pwede nyo din yung stock for a month actually. You know, yung preheated na pinagpirituhan ko ng french fries. Yan din yung gagamitin ko pang prituhan ng ano. Pwede nang pang prituhan ng pork chop yan. Ano? Nakakita nyo naman. Napakaganda na ito. Sarap na ito. Ano? Antayin lang natin mag-golden brown. Pag nag-golden brown na yan, luto na yan. Pwede na natin sibugin yan. Ayan. Pinukong salupang mamating mantika. Malapit na. Konting-konti na lang. Maluluto na to. Antayin lang konti pa. Cut na lang. Pwede ba i-cut na lang? Okay, cut. Medyo nasunog. Pero maganda pa naman. Crunchy-crunchy yung outside. Kaya mo naman, napakalambot. Hindi ko na kailangan hawakan, baka hiwain. Malambot na malambot. Tapos crunchy yung outside. Napakasarap nito. Sigurado ko sa inyo, hindi kayo magsisisi sa recipe ito. Ang sikreto ng ating breaded pork chop. You know, lagyan nyo ng Mang Tomas. Mang Tomas, baka naman mga sarap na sausawan sa mga piniritong bagay. Mang Tomas. Okay na okay. Titikman na natin itong ating breaded pork chop. Wow! Ito na naman talaga. Napakasarap naman talaga, sinasabi ko na. Okay. So, dyan po magtatapos ang ating video for the day. Ang ating breaded pork chop. Kung nagustuhan mo ang video nito, leave a thumbs, like, and subscribe na mga kaibigan. Paalam. Peace out.